dito sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay nandito tayo sa bahay. At i-share ko lang sa inyo ang aking pinakamalaking nakuhang sahod ko dito sa Canada. Simula nang dumating kami dito ng November, ito yung pinakamalaking sahod ko at pinakamaliit na sahod ko. Yung sahod ko noong June 1, sumahod ng June 1 at nung June 15. Ayan. Yung June 1, yun yung pinakamalaking naging sahod ko simula nung dumating kami dito. At yung June 15, ang pinakamaliit na sahod ko nang dumating kami dito. So, at bago ko simulan yung mga sahod-sahod na yan, ay sasagutin natin yung tanong ng ating mga nanonood sa YouTube, syempre. So, thank you so much nga pala sa inyong panonood at sorry, kasi nandito na naman tayo sa bahay kasi naisipan ko lang nasagutin yung tanong ninyo at gusto ko lang i-share or bigyan kayo ng idea kung magkano ang sahod ng isang minimum wage dito sa Saskatchewan ng food counter attendant. So, ayan. Ang unang tanong, oh, sorry. Sasagutin lang muna natin yung ilang tanong ng ating mga subscribers pero sinagot ko na rin ito sa mga dito sa comment section. So, si User, ang kanyang pangalan. Ate, di ba sabi mo sa previous vlog mo, dyan ka na nag-apply, magkano po ang nagastos? Hindi ko alam kung ma'am or sir, User, ang pangalan niya sa YouTube. Opo, dito po ako nag-apply na kasi nang dumating po ako dito ay open work permit ako. Kahit saan or kahit ilang trabaho po, pwede yung maging trabaho ko. At kung itinatanong mo kung magkano po yung nagastos ko nung papunta ako dito, ang asawa ko po yung main applicant, siya yung mas malaki yung bayad. Nung in-additional lang po ako ng agent or ng consultant namin, nagdagdag lang po sila ng 1,800 USD. Na para sa application ko. Tapos pagdating ko po dito, wala na po akong gastos sa pag-a-apply kasi nag-apply lang po ako sa trabaho ng asawa ko at wala naman pong kailangan. SIN lang ang requirements. So, yun lang. Walang kahit ano. So, yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo at kung may tanong ka pa, i-message mo lang ako. So, pwede bang mag-part-time dyan kahit wala pa kayo sa PR? Kahit wala pa kayong PR, ano po ang entry nyo dyan? Temporary foreign workers. Hindi ko alam kung ano rin siya, kung sir or ma'am. MBP ang pangalan niya sa YouTube. Hello po. Pwede bang mag-part-time? Yes, pwede po ako mag-part-time kasi open work permit po ako. Yung asawa ko lang po yung naka-close work permit at siya yung main applicant. Tapos, sis, ano po yung entry nyo dyan? Ang entry po ng asawa ko dito ay SIMP, Saskatchewan Immigration Nomination Program. Parang nominee siya ng Saskatchewan. So, ayun, parang pagdating namin dito, lumalakad na yung PR application namin. Pagdating namin, bago kami pumunta dito, nasa Kuwait pa lang kami, lumalakad na po yung PR application kapag po ang apply ninyo ay nomination at SIMP program. So, ayan, sana po ay nasagot ko ang inyong tanong. And next is si Ma'am Yen Ivan. 3 months po ba talaga aabutin ang passport request? Ma'am, depende po yun sa lugar. Depende po yung tagal sa lugar kung nasa ang bansa po kayo. At depende po yun sa saswertihan po lang talaga. Kasi yung sa amin, parang feeling ko na swertihan lang namin. Kasi nun sa Kuwait, pag nakikita mo, i-check mo yung processing time ng Canada kung nasa ang bansa ka. Nung nasa Kuwait kami ay halos nasa 18 months or 2 years. 81 weeks, parang something ganun. Basta mga ganun katagal. Matagal talaga. Pero yung iba naman, dumarating ng 6 months, ng 7 months, ang iba'y 1 year, yung mga nakakilala namin na mga kasabayan ni Melvin nag-apply. Pero yung sa amin po is 3 months. Sa swartihan at kahit at kung saang bansa. Sa Pilipinas po mas mabilis kung nasa Pilipinas ka. Pero parang feeling ko ito si Yen Evan is nasa Kuwait din siya. Kasi parang nakachat ko na to or something, hindi ko alam. Or sinagot ko lang dito sa YouTube, parang ganun. Basta yun, Ma'am Yen Evan, depende po talaga. Depende po talaga kung nasaan kayong bansa at
depende sa may hawak ng application ninyo. Oh, yan. Sana ay nasagot ko ang iyong tanong, ma'am. Next is si Team Rars. Hindi ko alam kung paano banggitin. Photocopy po ba ang marriage contract ang hiningi sa inyo or mismong PSA? Kinuha po ba ng visa officer ang copies or ibinalik din po? Sa salamat sa sagot. 7 days na siyang nag-message dito pero na-replyan ko rin naman po siya. Kung photocopy po ang marriage contract na pinakita namin, original copy po yung pinakita naming marriage contract. Kasi sakto po na umuwi kami sa Pilipinas, so kinuha namin lahat ng mga original copies namin na ginamit namin, na kinuha namin at pinadala lang namin yun sa Cavite. So inipon namin lahat ng mga requirements na pinakuha namin na original, tapos saka namin kinuha nung nagbakasyon kami. So ina yung dala naming original. Pero sa pagpapasa po lahat ng application ninyo through email, pwede pong yung mga photocopy i-scan niyo lang po, tapos yun po yung ipinapasa. Tapos kung hiningan po kami ng original dito, hiningan po kami sa immigration nung papasok kami sa port of entry, pero hindi naman po nila yung kinuha, ibinalik din po yun sa amin. Tapos, yan, mismong PSA po yung ginamit namin na marriage contract. Ayan, thank you so much. Sana nasagot ko ang iyong katanungan. Ayan, asan na? Ano pa ang tanong? Ito. At si Perpetua Arsenio. Hello po, sir. Ilang message na rin to dito. Pwede po bang manghuli ng crab? Di po babawal? Di ba kailangan ng permit? Kailangan po ng license. Pagkuha ng crabs doon sa BC. Sa BC po kasi kami nag-crabbing, kuya. Tapos, sa isang tao, kailangan 4 lang na crab ang pwedeng kuhanin. At may sukat po kung alin ang pwede nyo lang kunin kung gano'ng kalaki. May sukat po yun. At hindi po kayo pwedeng kumuha ng babae. Lalaki lang po ang pwedeng kuhanin crab. At hindi po kayo pwedeng kumuha ng sobra doon kahit walang nakatingin sa inyo doon. Or kahit mga ano lang. Hindi kayo pwedeng kumuha ng sobra kasi baka mamaya matapatan kayo ng mga secret na nagbabantay dun. Syempre, maganda na yung sure. Pero yung 4 na crab panalo na kasi malalaki na yun. Pag nahuli na, tsempohan yung mahuli. Yun na. Yun na ang aking vlog. At yung sahod ko noong sinasabi ko sa inyo na sahod ko ay ipapakita ko. I-share ko pala sa inyo kung magkano yung bawas, kung magkano yung naging oras ko. Ayan, yun ang pinaka i-share ko talaga. Ayan, eto, nung June 1, ayan, mayroon akong, eto, i-share ko sa inyo, eto kasing, ipapakita ko sa inyo is my holiday. Pero dun sa holiday, wala talaga akong pasok at pinapasok ako ng 4 hours and 30 minutes. Iyon yung kaya nadagdagan ng konti yung sahod ko. Ito rin yung pinakamalaking deduction. Imagine, isipin nyo guys, every overtime, dagdag deduction yun. Ayan. Overtime, so ang regular hours na inaipasok ko is 78 hours and 59. So, ayan, ang sinahod ko doon is 9,943.11. Tapos, ang total, ang statutory pay, ibig sabihin ng statutory pay is yung holiday, 7.6. So, mayroon siyang 104. Hindi ka pumasok pero may bayad ka na 104 sa holiday. Tapos, pero kung pumasok ka nun, mas malaki yung sahod mo. Pero sa amin, hindi kami pinapapasok pag may holiday. Tapos, ayan, pumasok tayo ng stat pay na plus times 1.5 po yung bayad dun. 4.65, dito is 4.65. Tapos, ang magiging rate hour mo dun is 20 kasi nga naka-holiday. Nakakuha ako ng 95.93 CAD. Ayan. Iyon yung kagandahan kapag pumasok ka ng holiday.
malaki yung ano hourly rate mo, like 20, kasi parang overtime na yun. Ang dapat ang ano ko lang ang regular payment ko lang is 13.75, pero pag pumasok ka ng overtime or holiday, magiging 20.63 cents. So ang laki ng difference. Tapos dun sa company namin, ma-share ko lang, pero sa ibang company kasi hindi, pero dito sa company namin, every sahod nakukuha namin yung vacation each payday. Nakukuha namin yung vacation pay namin. So, kapag nagbakasyon kami ng 15 days, mayroon kasing free vacation ng 15 days, wala nang bayad yun. Kasi nakukuha namin yun monthly, or nakukuha namin yun every paycheck. So, ang vacation pay ko nung time na to is 70.68. Tapos, total niya is 1,231.55. Ayan yung ano, yan yung total na nasahod ko ng 2 weeks. At ang deduction sa tax ay 211.87. Ang dating binabayaran ko lang sa tax is 180 dati nung nakaka 1,000 ako ng sahod, kasi yun naman lang yung parang pinakamataas ko na sahod, 1,100. Ngayon kasi is naka 1,231 ako, yun gross earnings. Tapos, ang deduction naman is 211. Ang ine-expect ko lang na deduction is nasa 200, nasa 180. Kasi nga, ang dating mga deduction ko, 160, 165. Ay, girl, ngayon, mayroon lang akong overtime, 211. So, ang natira lang sa sahod ko is $1,019.68. Ayan. So, ang laki ng deduction, guys, 211. Sa Pilipinas siya ay nasa 8,000 pesos. So, di ba? Malaki na rin. So, iyon lang. I-share ko lang sa inyo yung ano, yung sahod na nakuha ko. Ito yung sahod na pinakamalaking nakuha ko. Tapos, yung sahod naman na pinakamaliit na nakuha ko, i-share ko lang sa inyo, guys. Kasi dito, kapag walang pasok or nag-sick leave ka, walang bayad yun. So, ibig sabihin, kaltas yun sa sahod mo. Hindi naman ako nagkasakit. At kami, ako ay hindi lang pumasok ng 2 days kasi nga nagbakasyon, ay pumunta kami sa BC kasi birthday ni nanay. So, ayan, nabawasan ng 2 days yung sahod ko ngayong week. Etong week na to. Kaya ito yung pinakamababa kong sahod. So, ito yung pinakamababa kong sahod. Ang total niya is $844.98. Ang naipasok ko lang na hours is 57.70 hours. So, to, ang bayad doon ay 793.38. Tapos, wala akong overtime. Parang may overtime lang ako na nakalagay dito is 0.8. So, $1.65 lang. Kasi every minute, may bayad dito. Kung maaga kang nag-i-in, may bayad yun. Tapos, total overtime, wala din. Tapos, yung vacation pay ko, 49.95 lang. So, kanina a 70 point something. Ngayon, dahil 2 days na hindi ako pumasok, vacation pay ko is 49.95 lang. Total of 844.98. Ang deduction ko is 91.47. So, di ba ang laki ng difference? 844 yung sahod ko ng total gross earnings. Pero ang deduction ko lang is 91. Wala akong overtime. 57 hours lang. 91.47. Pero kanina na 1,200, ang aking deduction ay 211. So, diba? So, ang net pay ko is $753.51. 51 cents. Ito yung pinakamaliit kong nasahod kasi ngayon lang ako umabsent ng 2 days. Nung unang absent ko is 1 day lang. Kasi pag nagbabakasyon kami ni Melvin, pwede niyong kuhanin yun. Sa isang linggo, kukunin niyong magkasunod yung day off. Tapos, sa susunod na linggo, ididikit niyo yung day off. Kaya, ang lagi namin kinukuhang day off ni Melvin ay Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Kasi nagahati na yung, ano, yung week dito. Sabado, Linggo, another week na ulit, Lunes, Martes. Tapos, kukunin namin day off yung 2 days. Ay, parang walang bayad yung 2 days. Yun. Ganun kami pagka pumupunta kami ni Melvin sa BC. Kaya,
hindi maraming bawas yung sahod namin. 2 days lang, nung nakaraang punta namin doon, isang araw lang. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo yung kalakaran. Ito yung kalakaran ng sahod, pag gusto nyo magbakasyon, walang bayad dito sa company namin. Pero may bayad sa iba yun, ha? Kasi hindi nila binibigay by paycheck by sahod yung vacation pay. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo. Sana ay mayroon kayong nakuhang idea sa mga gustong mag-apply dito. Sa mga nag-message sa akin sa Messenger, thank you so much. At ako ay napipili yung i-message. Sana po ay nasasagot ko ang mga itinatanong ninyo. Ayan, open kayong mag-message sa aking Facebook, Jaysa Charel Tejoso. Yun po ang aking Facebook. Hanapin nyo na lang yung tatlo kaming magkakasama. Si Kaylee, ako, tsaka si Melvin. Kasi marami akong Facebook dyan na walang password, hindi ko na yun na-open. So, ayun lang guys. Thank you so much at sa lahat ng nanonood na aking YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe kayo para ako ay maka 1,000 at sumahod na tayo dito sa YouTube. Thank you! Bye!